Lubusan ang kasiyahang nadarama ng isa sa mga magulang ng Parami Davao del Sur na si Ginang Janet Minchavez, 38 taong gulang, na dumating sa Parami Gymnasium nitong 23 ng Marso, 2021 upang personal na masaksihan ang palatuntunan sa unang paglunsad ng programa ng Banate National High School na Kamustahanay sa Barangay. Ako si Janet Minchavez, nagtuyo sa Barangay Parami. Ako nalipay sa bahay sa Kamustahanay sa Barangay. Among gusto ipangutanan sa mga teacher, bahay sa module. Ako may storya about sa Kamustahanay sa Barangay. Maayo kaayo ang resulta kung ikay unang-una, balaanan mo ang isang ipaabot sa mga maestra. Katang kanina ang mga grados ang mga anak. Nalipay ko tumugay ilang ipasiba usap kung sa ang lapat ng buhaton. Ang Kumustahanay sa Barangay, isang inisyatibo ng paaralan ng Banati National High School na kung saan ang layon nito ay unang-una to intensify the monitoring of the learning materials para magkakaroon ng collaborative effort between the barangay at saka itong mga magulang at saka itong mga estudyante. Ang programang ito ay gagawin sa ikatlong Biyernes sa bawat buwan. Sa tulong ng mga guro at barangay officials, pinuntahan ng grupo ang Barangay Kinabalan, Banate, Tagaytay, JP Laurel at Lamarisan na kinapapalooban ng Barangay Rizal, Mabini, Lapu-Lapu at Barangay San Isidro na sakop ng probinsya ng Davao del Sur kung saan nagmumula ang aming mga mag-aaral. Lipay po sir kay, wala po ko nang expect sir na ako yung matanggap na award kay tungod. Isip ko sa kay estudyante sir sa modules, dili na ko maingon yun, nakdaghan ko na sabtan, pero try po na ako akong best. About sa module na mo karoon niya tuig, ang uban siya listod kayo, but nakaya na namo para sa muang grado. Pinuri at napahanga naman ang mga stakeholders, lalo na ang mga magulang at kawaninang barangay mula sa Parami. Dahil sa dedikasyon ng mga guro upang maipaabot ang kaalaman sa bawat kabataan. Pasalamat ko nga maipaabot ang mga maestra na sa akong barangay din nag-evaluate sa mga estudyante o ginikanan na unsa ang problema sa mga kabataan. So daw ko kayo akong pasalamat. Ang mga problema na istoryahan o masulbat pinagi sa panag-istorya sa mga estudyante o advisor. Sa gitna ng hamon ng kalidad ng edukasyon sa panahon ng pandemya, hindi lamang guro ang nagsumikap upang patuloy na maihatid ang pagkatuto sa mga kabataan. Malaki rin ang tulong ng mga stakeholders na binubuo ng mga magulang at barangay officials ng Banate National High School. Sa katunayan, nagkaroon ng PTA reorganization na ginanap noong Pebrero 22, 2021. Kinahanglan ta og tabang ang mga ginikanan sa atong eskwelahan, kay kung wala ang ginikanan ang mga PTA officials wala gyud mahimo, kay ang ginikanan mo idako kayo og tabang og katungod nining maong institusyon. Naging puspusan ang talakayan ng guro at mga magulang tungkol sa mga balakid na kanilang nararanasan, lalong-lalo na sa parte ng mga magulang sa paggabay ng kanilang anak sa pagsagot sa modules. Kung kaya't nagsagawa ng programa ang Banate National High School na Basa Ka, Basa Tayo, Read at Home upang matugunan ang nasabing problema. About sa Read at Home program, nang hinaot kami nga ang mga ginikanan o mga estudyante magpadayon sa pagtinabangay kauban sa mga maestra o maestro kining Kumustahanay sa Barangay. Nang hinaot usab kami nga ang mga estudyante o ang mga ginikanan magpadayon sa ilang buluhaton sa pagkuha sa mga modules o ang mga parents magtabang usab sa ilang mga anak kung adunay mga lisod nga mga subject nga pwede man lang sila makatabang. Nang hinaot usab kami nga ang Ginoo magahatag sa atoa og kaalam. Kana lang og daghan kayong salamat. Subida malungon. Katatagan ng loob ang kailangan sa pagharap ng pandemyang dulot ng COVID-19.
lalong-lalo na sa mga guro na siyang tagapagtaguyod ng kaalaman. Marami pang problema ang haharapin, ngunit ang mga ito ay malalampasan kung ang bawat isa ay sama-samang magtutulungan. Ito ang kwento mula sa Banate National High School. Ako po ang inyong teacher insider, Charlene M. Caliedo, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan.